Battle of Phoenix si Medusa is because of her mana shield na magdadepende na nga on the on her mana. So mabablock yung 90% incoming damage and magpe-base yun syempre sa mana kung gaano ba kalaki kasi yun yung magko-cost dun sa may damage block na meron siya on his mana shield. Mm. Pero tignan natin kasi pwede kasing bumuild ng or merong mana burn ngayon si Weaver. Check ko kung yun pa din yung meron siya. Kasi alam ko meron siyang level 10 talent or 15 na mana burn. Check ko lang. Mm-hmm. Curious ako eh. Parang ang intindi ko kasi dun sa Medusa right now sa patch na to, yung tipong nilipat lang talaga yung buhay niya. Mm-mm. Yung mana niya pagpunta sa buhay niya. Ganun yung nangyari. Mm-hmm. So, meron pa naman nga na mana break si Weaver, level 15. Pero kasi, yun pala, this is a Weaver position 5. So, tingin ko hindi rin naman natin mararamdaman yung mana break coming from Weaver. Parang baliwala lang din yan. So, wala pala talaga totally uubos ng mana ni Medusa. So, tingin ko din siya kakapit. Sa alam niya, magkakaroon siya ng free will na mag-cast lang ng mana shield without being bothered by mana burning skills na meron yung OG or at least, di ba, wala ding bibili ng defuse also. Hmm. I think, kasi ano after din, that, binaba lahat ng strength niya, yung agi gain niya, binaba din. So, int lang ang inangat dito para kay Medusa. I don't know. Ngayon ko lang napansin na habang pinag-uusapan natin na sobrang daming magical output ng OG, parang nung na-mention, nung nakita natin na support tong Weaver, ang question ko sa sarili ko is asan yung right click nyo ngayon? Wala na right click technically. Magunat lang sila lahat. Pero ang ending, sino nga naman talagang papalo? Doon tayo nangyari. Isa pa sa iindahin dito ng OG na problem sa game 1 draft nila is yun nga, bukod sa physical damage, syempre yung tower damage din nila. Kailangan sama-sama ulit kayo. So, pabor naman sa meta natin na sama-sama nga yung ginagawa palagi. Pero, kailan? Gano'ng kaaga magsasama-sama yung OG para lang makakuha ng tore? Or makakapatay ba muna sila bago makakuha ng tore? Parang ang dami nilang problema, di ba? Na kailangan nilang i-address din. Kanina ko pa gustong i-mention to. Pag nag-hover dun sa may top lane, akala ko yun yung mid lane. Kasi yung may gilid, parang kamukha nung sa mid lane. Eto, toto yung pinapakita ngayon na yan. Kamukha niya yung gilid nung sa top lane. Nalilito din ako kaya nga, tinitigan ko muna sa mapa kung saan ba nakatingin yung camera. Kasi hanggang ngayon talaga nalilito ako sa, ano ba part ng mapa to? Eto din part na to, oh, di ba? Parang mid. Oh yeah, parang mid din yan. Eto na. Nakakalito ang isa, di ba? Di ba? Kulit ng mapa eh. Kailangan mo talagang, yun lang ang sinasabi siguro ni Valve. Kailangan lagi kang tumingin sa minimap. Parang isa sa mga ano. Parang sa mga tamad tumingin sa minimap, yung mga mababa ang map awareness kagaya ko. Yan. Same. Pero may batayan yata. Uy! 33. Uy! Now, I just realized this one. Di ba pinag-usapan natin kanina, gusto natin ng right clicker on the side of OG. Ay, hindi pala, sa Tundra pala yun. Naisip ko, ngayon ko lang napasin yung Weaver with the, ano, yung kuto niya, minus armor. Para sa DK and Beastmaster later. Ah, Beast. Yeah. Sa Beastmaster later on. So, pang ano din yan. Pang padagdag din ng damage output. Pero, again, wala naman silang right clicker. Ayun na nga. At saka pwede rin kasi tumulong yung boars ni Beastmaster para tanggalin itong yung second skill, yung mga beetles ni Weaver. So, tingin ko, mapapababa nga yung armor. I agree. Pero sino nga na maghahampas, di ba? Kailangan siguro may mga Echo, may Shokuchi, may Doom Present, may Blast Off. Ang ganda ng pagkakaano ng enchant ni Snaking. Pero ito yung sasabi rin natin kanina during the drafting phase na medyo mahirap para sa Enchantress tong game na to. Kasi dalawang hero na makakita sa OG sa kanya kaya siyang burst down. Including the Techies, if ever. So itong top lane, very potent yung combination nung duo sa taas.
Grabe din dito sa my mid, oh. Kawawa naman yung DK. Pero DK, di ba? Kanting, ay, naku, dumikit pa sa puno. Nangaray tuloy si Nine. Pero si Nine naman, tingin ko naman sa kanya dito, kanting lakad lang paalis. Away from the team first, oh. Tapos makakapag-regen na siya using the dragon blood. So, wala, di ba? Kanting ano lang siya, sidestep lang, buhay na naman. Naku po, ang ganda ng follow-up dito ng Tundra. Medyo makunat nga lang ah. Na parang pwedeng pumalag kaso hindi naaabot. Tapang kang bata ka. So first kill for Tundra right there in the mid. So 33 nga lang, nababanatan dito sa may bottom lane. I think enough in damage na dito. Nagamitan pa siya ng dugo. Naku, feeling ko may off na about Beastmaster. Kasi napansin mo ba sa laning phase, laging patay kahit sinong team may Beastmaster. Hmm. Lugi! Wala na tong CM, ha? Patay pa din. Grabe, sobrang, ito yung pinag-usapan, isa sa mga pinag-usapan natin kanina, yung playstyle ng dalawang team na sobrang aggressive in your face, Dota. Ayun, yun yung resulta. 6 minutes into the game, 5-2 na agad yung score natin dito. Ang likot ng mga heroes kung saan nakakarating. Overkill ba to? Mga over 50 ba ang tab na dapat tinayaan natin dito? Pero papayan talaga eh. Pero waiting din ako kung paano din magiging timing ng Medusa. Anong at oras? Inaabot pa si 33. Ang lalim na neto ha. Tier 2 to mga kapatid. Nagkokonta sila ng ano, wisdom tooth. Uy, nako. Ay, naalala ko na naman. Ang pagbunot. Uy, di pala na ako. Kala ko na deny pa. Kala ko din. Pero wala. Tama na ako ulit, kitrap. Pero tama na rin yata ako ulit, MC. Grabe naman yung ano, reposition dun. Snaking daman talaga. Memer yan, no, si MC. Napafollow mo yung OG sa Facebook page nila or kahit Twitter. Sobrang lakas ng trippings niyan. Check nyo, guys. Parang may time pa doon na ginawa niyang bolang kristal yung ulo ni Taiga. Kasi nga, di ba, oblak. Ewan ko, baka pinagawa sa kanya. Pero di ba, game na game siya. Yun mga magagandang gawa ng content. Yung mga game na pro player. Pero follow niyo yung OG. Isa yan sa mga paborito kong social media handles. Siyempre, mag follow yung OG, i-follow muna nila tayo. Ako pala, pwede pa kayo naka-follow dito, simulan nyo na ngayon. Guys, type nyo na exclamation mark notify sa Facebook and yan. Then sa YouTube. Ayan guys, click nyo na lang yung follow button. Hindi ko kasi alam if meron bang command sa YouTube. Pero Twitch, alam ko meron. So, follow nyo na guys ang Kuya Nick. And back to the game tayo, Tundra! Naku po! Yun lang, sasabihin ko pa naman sana humahabol sila in terms of kills kasi 5-4 na lang tayo. Pero pilit talagang dinidistansya ng OG yung kill chart. Dahil alam nila, dun sila kukuha ng kalamangan. Sa kill chart pa lang, malalaman mo na sino talaga ang lamang eh, no? Dati sa mga laban natin, kahit yung kill chart, halimbawa lamang ka ng 12, kalahati lang ng kills na yon yung nasa kalaban mo. Yung lead, may mga times na less than 1k lang din. No? Or mga umaangat na din at that point, baliktad pala. Pero dito, less than 1k pa lang. Ibang ginagawa ni Dota ngayon. Napapahawa ko ng ulo ko. Ate Dian na to, 9 minutes, nasa mid na naman, apat na hero naman ata yung nakita ko kanina dun. Ang likot ng ano, ng mga position nila dito. Eto si Weaver, si malikot. Likotan mo pa, B. Ikot-ikot lang siya. Nagahanap lang talaga ng mapupuntahan. Wala rin yung panlilainan yun eh. Uy! Medusa. Ay! Ginorek tayo dito. Si Yuragi nga pala yung kalbo, hindi daw si Taiga. Ay! Baliktad pala! Sorry! Baliktad. My bad, Griffin. sorry. Oh, si Taiga baby face. Sorry na, siya nga pala ang bolang kristal. Nadamay na, pa, huwag kayo mag-alala, baka soon. Advance lang ako mag-step. Saitama daw, sabi niya ni Jogi to. Ako tingin ko si Lex Luthor eh. Sino naman yun? Oh, di na kayo makakarelate. Oh nga pala, sorry, ano, thunders na ako.
Ano yan? Sa Superman yan. Kalaban ni Superman. Ah, okay. Kasi doon sa series, kalbo siya doon eh. Lagi siyang ano. Ganun din. Ano rin, naka-shave din yung ulo niya. Ayun. Buti ikaw, hindi pa. Kamukha mo talaga tuloy si General. Si General Dennis. Speaking of kalbo, dati sobrang-sobrang gustong-gusto ko yung slam dunk. Nung high school ako, nagpakalbo ako na nagpakalbo si Sakuragi dahil na-depress ako doon sa storya. Nung unang beses ko, wala yung slam dunk. Grabe ko, lagi kang affected talaga nung mga pinapunod ko, no? Emotional ako, emotional ako. Kitrak, patay na to! Wala naman, lalim eh. Pero ayaw ata pumayag ng OG, oh. 33, na-slow pa siya dito, pero parat ng Wild Ducks, kaso huli na. Pero neutral pala. Ah, wits. Denied. Although ano, makukuha nila yung neutral naman. Yan naman yung maganda ron. Madidinayan nila dito sila, ano, sila 9. Ayaw pa rin tumigil. Ang sakit ng timber on the DK. The pure damage is real. Muted ka, kapatid. With that doom, nowhere to go for the DK. Mm-hmm. Nginab-ngab lang eh, no? And then, Tore sa baba, ba? Diba? Nasegwayan agad ng OG. So, at least, pinapakita sa atin ng OG kung ano nga ba pagaganahin yung ganitong draft. Kasi di ba nakaka-curious nga naman, no? Right clicker, paano sila magpo-push, paano sila gagalaw. Pero eto pala yung gagawin, no? OG. So start nilang i-dominate yung lane one by one. Tinigilan na nga nila yung top lane. Eh. Dito sila sa bottom lane nagpo-focus kasi gusto nilang i-dominate din. Yung triangle camp ng Tundra, latak na lang yung nakuha doon ni 33. Sobrang unti na lang ng ancient na yun. Isa na lang ata or dalawa. Is, kaso sa snaking kapalit din, no? Ay! Walang dating yung ano niya? Tawag dito, yung heal niya? Walang silbe, di mo kakayanin. Wala nga naman kasi talagang right clicker. So, di ba? Saan magagaling yung damage? Lahat kakainin ng enchantress. Lahat talaga dededmahin yung untouchable niya. Pero eto, speaking of dinededma, wala rin pumapansin kay Skitter on the top lane. Oh, kanina na-provoke yung stone gaze niya. Pero after nun, di ba, hindi na rin naman siya nahabol. So, tahimik ang buhay ng Medusa. Kaso sa Patgaba, yung pagiging tahimik na yan. Kasi ganyan pa rin naman talaga yung playstyle ni Medusa. Eh, di ba, iwan mo mag-isa sa lane, tapos lalabas nila siya kapag full pack na siya. Pero kasi may pressure na ina-apply yung OG, hindi man sa Medusa, pero dito sa apat na sana, eh, nag-create ng space for Medusa. So baka mamaya makita natin yung cause and effect niya na hindi ba kakayanin ang Medusa sa ngayon yung meta na 7.33? Or eto ba yung reason kung bakit hindi siya one of the most pick carry heroes? Si apat na beses eh, out of the 80 games, ayan, na meron tayo kanina nung chinek ko bago pa mag-start etong mga last games natin. Tawag dito, at least ako medyo natuwa ako ngayon, 13 minutes in the game, medyo bumalik na sa normal yung cycle nung, yung dapat na, yung script, bumalik sila sa script eh. Yung, oy, ano muna, konting patayan lang, lane lang kayo. Kasi kanina kung saan sila nagpupunta eh, yung camera man nababaliw eh. Sa bottom, may naglaaway eh. Oy, sakit. Pakasaksa yan. Man, matay na naman. Oh. Grabe nga, Doom ang creepings. Pwede. Doom is available. Pwede na naman sila ditong umikot. Echo Slam, meron yung ano, yung ES. Oo. I think, high time para mag-group. What do you think? Ano na bang item ni MC? Hindi ko kasi nasisilip kasi nga mag-isa lang siya dun sa may top lane eh. Pero I'm hoping na sana may pamasok na siya. Kasi kahit ngayon pangit na yung dagger, tingin ko worth buying pa rin yun for an Earthshaker. Para dun sa surprise factor no ultimate niya. Kasi yun yung magiging pwedeng follow-up nila or pang start nila ng team fight. So, ayan meron na ba? Smoke. Silipin natin mamaya. Pero ito na nga yung smoke. San punta? Mid? Chantress si lang Snake, yan. Baka, ayaw muna siguro lang pansinin yan. Hanapin nila siguro dapat yung Medusa. Which, unfortunately for the Medusa, makakatunog kaya siya? Kilita kita na! Ayun na! Huli ka, Balbon! Pero nakapag-ulti siya! Kaso, wala akong follow-up. Medyo nahuli yung Doom eh.
Baka pwede pang abutan siguro. Medyo mabilis si Yuragi dito, ha. Okay. Ayun na, yung reposition. Grabe naman yun, Echo. Wala pa, di pa binibitawan. Ayun na, Echo for the hold. Maiipit dito yung Medusa and yung DK. The damage is enough from the Timber Saw. Along with Saxa to kill off that, ano. With Skater. Pero kapalin sa MC 241 trade, medyo pumapangit ata para sa OG. And now, BZM is on the run. Three heroes on top of him. Yuragi looking to defend his buddy here. Pero sasalo lang siya ng Reagan ni Eugene. At luckily, tinamaan siya ng blinding light pababa. So, napaganda pa yung position niya. Woo! Ayaw, gusto pa. Ayaw pa pakawalan. Yung Weaver, enough daw kasi. Yung apoy ni DK para sa'yo. Chinacharge na yung paputok. Atamaan yung dalawa. Pero nine masyado makulat. Walang dating yung paputok. Mabibigyan si Taiga dito, may iiwan siya. Pero ayaw na ng Tundra. Mukhang ano na, they're pulling up the plug right now unless labanan pa talaga si Snaking dito. The stun is there from the ES. DK, hindi siya masyado makapalag. Na-tissure block siya dito. Makakampas ni MC ng Echo. Ay, yari yung DK, nabigyan pa. Kaso may iiwan si MC ngayon. And this time, it's gonna be 3 onto him. Dropping low and he's dead. Taiga looking for the exit dito sa may 3 livestock po. Medyo naligaw sa Skater. Hindi nakita pero andun yung Snake. Meanwhile, nakikipagkulitan pa si 33. Hindi pa tapos ang laban. Papausin ata tayo ng Tundra and OG dito dahil si Skater. Medyo pumapalag-palag pa. Kailangan umout. Hindi. Ayaw pa kawalan ni PCM. This is it. Pansit sabi niya. Kaya ata natin ng Weaver pero hindi. Pero hindi pa rin. Uy, kita. Ay, kasunod pa rin. Oh, no. Ayaw na. Natakot na nung nilingon siya eh, no? Takbo agad si Kitrak, timelapse agad. Pero mukhang yun nga, bibilin dito ni Kitrak, Aghanim Scepter, as expected. Dahil nga kailangan yung ultimate niya para mas magtagal sila sa teamfight. Pero tingin ko papabore yung teamfight na yon if hindi na sana nakapag-stone gaze pa si Medusa from the top jungle area ng Tundra. Diba? Kasi at tagal pa eh. Inamit pa nila lahat ng mga skills nila. Fissures, disables, yung kill dito ni Doom pampabalik using the pink bird. Ginamit din. Ay! Ay, mamatay ulit. Kapag si BZ medyo makulat ka. So, pumasok si ES doon. Mali. Pero ang ganda nung fissure block niya. Unfortunately, pero, may dagger si Nine. Ay, nako, OG. Hindi na nadala-dala pa. Pero eto yung hirap, di ba? Pag hindi sapat yung doom mo to kill an enemy hero, kailangan mo siyang kombohan palagi ng blast off, ng chakram, ng Echo's Lama Jama, or at least yung Fisher lang ni Earthshaker. Kailangan nyo palagi magsama-sama. Eh, paano naman yung point, di ba? Na kailangan nyo mag-farm. Kaya ayan, diba, distributed palagi yung positioning ng OG whenever kailangan nila mag-farm, dun sila hinuhuli ng Tundra kapag ka-distributed all around the map yung OG. So yun yung weakness ng OG na kanina pa natin nakikitang ni-utilize ng Tundra. Kasi yung Tundra, kahit na wala yung presence ni Medusa, diba, kaya nilang lumaban with the help of their 2 supports na damage dealer din. So yun naman yung strength ng Tundra, kaya kanina pa natin nakikita na taas na ng lead nila. But the good thing is, naman sila ni ano? Anakawan OG. Nga ng Wisdom Rune. Ang ano dito, ang naging problema nila ngayon, nakuha ng Tundra yung pacing na gusto nila. Mabigyan ng space yung ano, yung Medusa. Tapos, mamaya, paglabas ng Medusa, raid boss na. Ganun siguro ang ano, ang mangyayari dito. Alam ko na yatay nila, laro mo ha. Ika-isa ka pala ng mga tropang lupon sa laro talaga nila. Yan ang di ko din nakalaro. Wala, ewan hindi, ko. Hindi, pagka mga ano, RPG, yung mga adventure mode. Hindi, yung mga mode. Trip mo? Hindi, hindi talaga. Gusto ko yung ano. Naman eh. CSGO, Dota lang talaga ako simulat sa pool. Yung, pwede ka man trash talk within 30 minutes, tas tapos na, uwi ka na. Uy, kahit nakastart nga lang ng game, di ba? May mga trash talk na. Oo, yun lang. Kaya pala hindi tayo pro player. Kasi yung mga pro player, hindi pala ganun. Uy, napaagay illuminate ah. Ah, nag-umaga. Kasi, okay.
Sumako na Shards sino Enchantress. Ayun, eh? Pero Skeeter, ano yung regen? Swerte ni Skeeter, okay. Ah, kasi kanina pa siya nakakuha ng mga rune. Itong regen, hindi man siya mapoprovide na sobra-sobra kasi puno yung buhay niya. Pero kanina nakakuha siya ng haste rune para mas mapaganda yung team fight, mareposition niya yung sarili niya. At ngayon, bantay sarada nila yung rune. Kahit na, ang may ward pala dun sa bottom rune ay OG. Walang ward yung Tantra sa rune. Ano yung tinubo ng DK after ng dagger? Ay, hindi ko napansin. Mjolnir! Mjolnir! Yan. Okay. Sumagipagsuntukan talaga siya dito. Yes, DK is the new carry kasi kapag nagkaroon siya na yung Axe, Mantis style, and then yun nga, yung Mjolnir. Ayan. Tutulong siya kay Skeeter kasi si Skeeter ang itemization niya eto. Oh. Nag-defusal din siya. So, kung hindi mo bibigay ng maaga-agay echo mo at na-right-click ka ni Medusa, may chance na mawalan ka na lang ng mana at hindi ka na makapag-echo. Pero Aegis, nakakuha na dito ni Tundra, hahawakan ni Skeeter. That Russian kill is brought to us by Vortex. Sa mga gusto po magpa-canvas dyan ng build sa PC, pwede po kayo mag-PM sa Vortex PC Mods on Facebook. At syempre, let's board in! Baka naman! Buti sinabi. Akala ko ano eh, papahiya tayo ni Boss Yamato eh. Let's work in na sa Vortex. Tama naman, di ba? Kailangan ng tagline, parang bitin yung branding pag walang tagline eh. Dapat may ganun. Sa 747, pet responsibly nga naman eh, no? Etong Vortex, bakit wala? Ayan, binigyan na kayo. Let's work in. Oy. Hindi nyo na kailangan mag-isip. Binigay ko na. Oo. May bago ng tagline. Pwede nang i-hashtag. Vortex, thank me later. Pero material form. Sa GCash mo na lang daw ba? Hindi, bigay ko na yung address ko. CPU muna. Okay na yan. yung pala ang payment sent. Pero 22 minutes. Talagang tier 3 na ang binabangasa ng OG. Ay, ng Tundra sa OG. So, wala, mayroon pa sa may Helm of the Overlord na rin eh. Yes, may sustain pa. Diba? Mana provider nandyan, health provider, kompleto din, nandyan si Keeper of the Light. So, sino kaya pupunta kay Kotol sa backline? Hindi mo rin naman gugusto yun, diba? Nai-echo si Kotol or siya ba ang worth na bigyan ng Doom? Tingin ko worth na bigyan ng Doom is Medusa eh. Or siguro yung Beastmaster kung mauunahan niya. Kasi oo, yung pero pinaka-initiation aside from the DK stun eh. Yes, tinutry na OG likuran yung Tundra. Ang ganda ng pasok nila doon. Doom on the DK niya, kasasabi ko pa lang. Pero wala silang follow-up. Although biglang pumasok si MC Hammer with the Echo. Naku po, the hoops stamp pala. Mamamatay si DK pero dalawa mawawala sa OG. Meanwhile, Kotol makakuhuli dito ni BZM and Yuragi. Makakapag-force na pababa. At makakawala pa. Right now, paano tatakbo si BZM? He slowed up, maiimpetos ng todo. Pero yun, nakakita siya ng exit into the high ground. Isang timber chain lang. Pero may vibe ako mita dito para sa OG ah. At mukhang set of racks to. Kaso deadline yung Tundra, diba? Nawalan sila ng DK, pero laban lang kung laban. Kaso baka mapasama. Iiwan nga lang si Medusa. Uy, oo nga, magkayawalay. Ipidos, tatama. Naku po. Pero Medusa, pero may Aegis kasi ito eh. Ang unat na Medusa. Grabe, hindi pa rin talaga nila ginawang imposible, no? Ang pag-online ng maaga kay Medusa. Kasi 24 minutes into the game, may Manta, Defusal, Skadi. So may 1-2 gold pa in the bag. So, grabe, normally, sa patch dati, di ba, parang Medusa automatic more than 30 minutes. Oo. Pero to 24 minutes, bumapalag na siya, bumabasag na sila ng tier 3. So this is it, Dota 3, pansit. Ganito na pala itsura ng Dota 3 ngayon. Ay, nakapay na yung ticket. Taba na naman. Ito naman, another messy teamfight. Walang tatamaan ng Timber Chain. Pero ano itong, ay, yung ano niya pala yun. Aghanim's ni BZM pala yung nagka-countdown. Akala ko, Alchemist.
Pero kasi mababa natin siya ni Skater, medyo masakit na ska, di na pala yung lolo mo. Makakapag-gaze pa siya dito, so awits na muna ang OG kaso si BZM na iwan. Impetos pa uulanan, kasama ng yelong malamig. Uy! Tira ng Medusa. May panghuli pa ba? Pa. Walang detection. O kita ba? May gem? Nasaglit pa nila dun si ano ha? Si Beastmaster, makukuha nila. Oo nga, ang gastos nga lang na paghahabol din nila doon kay Kitrak. Pero kita mo, diba? Mamatay man ang mamatay yung mga kasama ni Skitter dito. Dead na talaga siya. Basta buhay ako, basta may Aegis ako. Dito si Keeper of the Light sa likod ko. Kaya ko. Ganun ang pinapakita ni Skitter. Hindi siya nag-out kanina pa. Nag-respond yung DK, namatay yung DK. Tapos namatay ulit, or nabuhay ulit siya, namatay ulit. Ganon din yung Beastmaster. Pagkabuhay ng Beastmaster, aabutan niya nagpupush pa sa high ground si Skitter. Iba-iba yung pinapakita ng lakas dito ni Skitter. And also, ngayon may bagong item na naman pala siya. Naiwan si Skitter. My friend, naiwan si Skitter. Pero yung likod ng gusto ba natin ito, ang gandang Echo Slam from the ES into 3. And looks like this is gonna be the comeback for OG. Oh, sheesh! Nakahabol pa sila Medusa, mag-isa na lang. Paano nila kahabulin? Asa na yung stun? Yan ang kaibahan. Diba? Kapag kayong Medusa, napahamak na, parang hindi niya nakakampi yung mga kampi niya. Iniwan na niya mag-isa, siya na lang talaga yung mahalaga. Nagigets naman din natin for Skitter. Kailangan niya isalba yung sarili niya. Tinimingan ng OG na lalaban sila pagka-expire ng Aegis ng Medusa. So, saktong-sakto. Akala tuloy dito ng Tundra. Hindi sila papansinin. Pero, as per the side of OG, they are ready. But the sad thing sa draft na yun or sa playstyle na OG, that's one time, big time na skill. After nun, hihintayin ulit nilang mag-cooldown yung Echo Slam. Tumama ulit yung blast off sa tatlo or magkumpul-kumpul ulit yung heroes ng Tundra ng ganun. Tingin ko, malalesson learned yung Tundra because of that. So, hindi ko in-expect or medyo malabong mangyari ulit yun na tatlo yung kanilang mahuhuli in one certain area tas makukumbuhan. Siguro maximum sa mga next team fights, dalawa. Mali pa na lang kung makakot off guard ulit yung Tundra. Or kung hindi pa sila nadala. Exactly. Naano sila doon? Nabuhusan sila ng malamig na tubig doon. Kaya pa pala sila ng OG. Hindi pa nila pwedeng i-disrespect ng ganun-ganun. Nayari sila ng ES doon. Gulat malala. Pinompiang silang tatlo. Hindi sila nakalis eh. Kulit mong ba? Kulit ka, Balbon. The stun mo, hindi ka na magiging... Okay, time lapse. Nabuhay pa. Sino kaya? Mabilis. Bakit 28 minutes na parang nagtitipid pa tayo sa Gem? Let's go, Gem. Ayun o, dinam mo. Sumasaglit-saglit kasi siya ng mga courier, ng nagta-timing ng Wisdom Rune. Very annoying yung Weaver. Pinibigyan mo ng lahat ng stun, sineset-upan mo, pero ang ending, makakapag-timelapse, makakapag-shukuchi out. So, tingin ko, good investment na at this point yung Gem. Or, hindi pa confident yung Tundra to buy a Gem. Pwede. Indeed. Pero ayun nga, status of the game, 28 minutes, 19 and 21, na medyo confusing pa kasi hindi namin alam kung sino lumalamang dito. Kasi so far, with that just single team fight na pinanalo ng OG, halos nabawi nila eh. Yung losses nila dito. Down, actually ngayon, lamang pa sila ng, ano, ng network. But of course, that's a Doombringer nga pala. So, hindi na pa rin pala nakakagulat kahit paano. Pero less than 1k lang ang pinaglalabanan din ng dalawang to. And andalang, di ba, na makikita natin na ang mayaman sa kabila, Doom, tapos sa isang team naman is Medusa. So parang dun mo pagko-compare on the latter part ng game, sino yung mas malakas? Tapos marirealize mo, hindi pa rin talaga kasi right clicker si Doom eh. Hindi niya pa rin kasi talaga kayang ipagtanggol yung buong team niya alone. So kahit na yung Medusa, medyo nahuhuli din dito sa net worth natin. Lamang si Doom nang nasa 3k, almost 3k. Yung Medusa kasi kaya niyang efface yung limay. Kanina pa natin nakikita, that's the difference. This is a Medusa na natural carry.
makikita ba natin o mababati si Skeeter? Makakakuha ba sila dito? Mababati. Feeling ko dapat mag-a-ags kaya yung Doom dito. Parang okay din yung ags eh. Pag may natulong na siyang dalawa, diretso na follow-up ni ES. Hindi basta-basta makakawala. Well, of course, unless yung mga four stops na yan. Ilan ba ang meron sa Tundra? Enchantress na nakitaan ko eh. Yes, and tingin ko nag-greedy, or meron din si Keeper of the Light, and then after nun, nag-greedy item na siya. Ang ganda rin makakita for Kotol na... You know. Aghanim Scepter, Will-O-Wisp. Oh, Will-O-Wisp, para dito. Kasi tatlong melee heroes ang pwede makontrol, or tatlong melee heroes. Ako, speaking of control, do they have enough in the bank para kontrolin si BZM? But no, makakuhuli yung dalawa with the pressure from ES. And dun sa taas, makakuhuli si Snake King. Patay yung Enchantress. Ako, makakapag-roar pa. Yung DK na doom na. Ano, lalaban pa ba ang Tundra? Looks like they wanna fight. Nag-pop ng ulti dito yung Medusa. Although yung DK babagsak na sa kamay ni BZM. And I think dapat tumakbo na sila, pero si ES dito, na-block niya yung Medusa and tinatrabaho niya at the same time, yung Kotol sa may 3 lines. Pero kailangan nilang pumili, sino ang madaling patayin? Medyo makunat yung Medusa. Patong-patong na yung ibinabato nila ditong spells, pero kita mo naman, hindi nagpapatakot dito si Skeeter. 5v1 kung 5v1, papalag naman eh. Bakit ba, Manta Pop? Damage medyo maliit. Pero uunti-untiin niya, ayun na, nakakuha pa siya ng Taiga doon, kaso hindi na rin kaya. Masyadong madami. Hindi nila pinansin si Medusa. Hinintay lang talaga nila na Medusa na lang ang madara sa teamfight. No choice na tayo, tsaka siya ang unahin natin. At I think all according to plan yun, as per the side of OG, dededmahin nila si Medusa kasi easy kill nga rin naman talaga para sa kanila. Kanina pa yung apat na heroes ng Tundra, lalo na nangangailangan ng sustain yung Medusa, diba? Mana, health sustain, coming from the Enchantress, coming from the... So yung aura provided by the Beastmaster. So kung uunahin natin yung mga buffs na pinoprovide dito ng Tundra sa Medusa, maghihirap yung Medusa na makatank ng damage or makapag-provide ng damage all throughout the team fight. Sad lang for Tundra kasi that is the Roshan timing. Doon natin nakita yung strength ng Medusa, di ba? From the time na nagpupunta siya or nagsisiege siya sa bottom high grounds ng OG. Yun na, okay, sa may Aegis niya din and also sa mga kampi niya na nasa likod lang niya din. Pero hindi na timingan ng Tundra dito yung good positioning sana na papabor rin sa kanila papunta sa Roshan. Pero kanina napansin ko, parang ano dun, parang matamlay yung damage ng Medusa. Nakita mo nung nag-split shot siya dun sa mga hero, parang hindi ininda ng OG eh. Hindi sila natakot, kaya sabi parang, unahin na natin to Kotol. Tapos naman ng Kotol, wala na yung Medusa eh. Kaya naman nilang indain yung damage eh. Which is yun nga yung nangyari, until napatay nila yung ano, yung Medusa eventually. Mentor, kanina napunta. Ay, Earthshaker. So, talagang kalampag dito itong feature niya. Same pa din naman yung nalalakaran niya and then may aftershock every time na nagka-cast siya ng heal. Pero may nag-comment dito sa Facebook, ayan, matiila din natin, sabi, pat parang natutuwa din daw tayo na nanalo yung OG. Tapos pinagdown ko naman tayo ni Joshua Belandre, sabi niya, eh minsan lang manalo ang OG sa Tundra. OG fan ako, pero OP talaga yung Tundra. I agree, totoo naman nga. Ah, sabi ni, ano, Aizen Greg, apat na daw yung naka, ano, halberd. Hindi ko napansin. Ah, nakita ko si ES kanina, naka halberd. Oh. Sobra-sobra naman yata. Kaya pala siguro hindi siya kanina nakabanat. Kaya pala hindi siguro mga bawas dun sa apat. Ayun, dalawa na Earthshaker din ang nakita si Doom, ko. Nakita ko. Earthshaker ang dalawa Doom. Dalawa na. Doom, ES. Weaver, I doubt meron yung Weaver. Siguro kung, ayan, meron man yung apat, Weaver. Ah, hindi. Tekis? Hindi makita eh. Tekis ba nag-halberd din? Hindi ko pwedeng dalawa or tatlo. Wala naman halberd sa Timbers ko. Doom is okay. So, silipin natin. Ayan, Weaver, diba? Wala yung Weaver. Naka-nullifier yung Weaver. Oo. Baka namalik dalawa pa lang talang na halberd. Oo, sobrang dami kasi talaga ng apat. So, tingnan na lang natin mamaya. Sino si... Oh, Tekis, meron din. So, tatlo na. Tatlo.
Sino ba ang isa na hindi natin nakikita? Timberson, no? Oh, Timberson. Timber ba? Oh, yeah. Timberson. 3 out of 4, silipin natin. Timberson wala. Mamaya. Oh, so Timberson and Weaver wala. So, so yung dito lang ang meron. Medyo sobra tayo doon. Pero at least, di ba, may pausagot sila on the Medusa right after the Manta style. Kahit after ng Stone Gaze, pag naharapan na, naging may ibibigay na Halberd yung OG. And also, good item din naman yung Halberd, other than the control nga na may offer noon dun sa may Medusa. At least evasion din. Kasi wala pa namang pampasok na skills sa 20% evasion na pinaprovide ng Halberd yung Medusa. Mm-hmm. So, ano rin yun? Bonus na rin yun for OG. Kaya pala, natatakot ko. Sabi ko, ba't gano'n naman yung damage? Doon nun bumabawa siya ng Tore. Malakas na siya eh. Nakabasag siya ng Tore. Pero doon sa hero, parang dito malab. Unaw. Kotol. Oh, yung agad ng blast off noon. Doon sa Medusa. Body blocks from DZM. But the reposition from snaking. Ganda. Inalisa sa kakahara yung Timberso. Mm-hmm. Pero mananahimik muna ng 40 seconds yung Tundra or maka-confident sila. Wala mana! Naubusan! May defusal to! Defusal kasi yung ano, Medusa. Diyan siya may tulog. Aegis! Aegis pop. Anong gagawin ng mga kampi niya? Manggagaling sa kabilang side. Pwedeng tumalon ata si ES dito. Oy! Pero hindi niya ginawa. Kasi nagmadali siya na i-save with the fissure eh. Unfortunately, hindi naging effective kasi namatay pa rin yung Timberso. And susunod na, yung Tekis. Oo, buti na lang din. Di na nila napatakas pa yung Timberso. Kasi nagkasabay yung Dragon Tail plus yung Roar eh. So, kaya nagtagal pa yung buhay doon yung Timberso and nakapag-attempt to TP out. Pero yun yung hindi ina-expect talaga ng OG. Yung lalaban yung Tundra, lalabas sila from their own high grounds na merong Aegis and Cheese yung OG. Kaya naman, ang ginawa lang dito ng OG or ng OG is hinayaan lang nila na mag-isa si Timberso on the middle lane and then the rest ng teammates ng Timberso nasa apat, rumesponde lang. Eh, alawak ng mapa eh. Kung gugustuhin mo or kung gagamitin mo yung paglalakad sa pagresponde papunta sa kakampi mo, alam mo kakapusin ka sa oras. Aabutin ka dyan ng Shamsham. Alam mo, nakakatawa doon kanina, di ba may ES na may dagger, alam natin. Kaya ako sinasabi mag-e-echo, doon sa dating map na maliit, yung position na yon galing sa 3 lines, abot ng dagger eh. Kaya nagulat ako, bakit nag-fissure muna siya? So baka alam niya hindi siya aabot. Oh. I-make sure na lang na mabigyan ng space yung Timberso. Inaantay ko na, sisigaw na ako ng echo slam eh. yun na, no? Kung yung dating mapa, yun na yun. Pero wala. Ito pala yung habol ni Medusa on that diffusal, no? Yung disperser. Ayan. Plus 20 agility, plus 10 intelligence, plus 45 yan. Damage. And also may effect lang din siya na mana burn tulad ng diffusal. Bagay pa sa kanya yun eh, no? Mana pa rin yung ano, dinadagdagan. Plus yung agi for the attack speed. True. Lalo na kailangan niya yung mana shield niya. And yung agi niya nga, the base agi niya na napababa. So, malaking tulong for the Medusa. But at least, ang ganda ng laban natin. Ito yung draft ng, yung draft dito ng OG. Hindi natin siya makikita na talagang up until late game, eh magiging as strong as tulad ng ginagawa ng OG. Pero ngayon, ang lakas ang pinapakita ng OG. Sila pa yung nakakuha ng Roshan kanina. Team fights, 'di ba? Nakakaiyanan talaga nilang lumamang. Kasi wala silang natural carry if titignan talaga natin, 'di ba? If magbe-base tayo at tataya tayo, magbe-base tayo sa may draft, madalas pinipili or nagiging bias yung mga tao sa kung saan casual lang yung draft nila. May natural carry, may natural mid, offlane. Doon sila tumataya, 'di ba? Even me. Oy, pero yung OG, pwedeng dumi-medusa, pwedeng na nga siya. Pinalo pa na ng stomp. Nullifier, eto pa yung silence, tapos another fissure. Pero mabu-force stop out lang ng ganun-ganun. Apakalungkot naman for OG. They're gonna force it out. Mahalo kumabol. Uy, nakapag-timelapse right as soon as 9 lands that dagger in front of the Weaver. Mm-hmm. Namatay pa yung ano, yung Tekis dun ha. Anong nangyari? Siya mismo ang nasa buga ng bomba niya.
At saka yung Tekis kasi considered na rin talaga na ally every time magkakast siya ng blast off or every team fight in general. Expected din natin yung Tekis na i-ally lang din talaga yung sarili niya sa team fight. Kasi yun yung job niya eh. Kung hindi ka magbablast off sa gitna ng team fight, saan magkagaling yung ibang damage mo? Yung mga bombs mo na pwede din namang hindi daanan or at least ang bagal kasi magcast ng bomb eh. So, parang hindi mo rin siya may-utilize every second ng team fight. Last off talaga ang pinaka-inaasahan mo. So, alam mo na, halay ka, tanggapin mo na lang. Yan naman talaga yung job ng mga supports. Alay. Magpakamatay para sa, for the cause. Yeah. It's for a cause, a good cause. Tawa, natatawa ko dito, sabi ni, ano, ni, tawag dito? Nasa na yung nag-comment kanina. Nawala yung maman na daw ang Dota 2 kasi na, nakabili ng lupa sa, ano, sa LOL. Sabi ni Edmer. Edmer. Uy! Uy! May will-o-wisp sa likod ah. Nakokontrol yung ES pero on the other side of the fissure, yung Medusa naman na napagtitir pa ng apat na hero ng OG. Although mauunang bumagsak yung... Buyback! Actually, alas sabay! And buyback will be committed. Roar! Dito kay Taiga, patay yung Tekis. Sino pang inuhuli nila dito? Five Balunay heroes, naghahanap ng papatayin. Mahuhuli? Walang roar. Kala ko roar yun eh. Wild Ducks lang pala. Inakababo ko dun, 33. Wala na, nagamit na rin kanina. Ano may stun eh? Black Dragon? Na, walang inabutan. Sakto yung buyback dito ng Medusa ha. Merong Aegis. Ayun! May Roshan. Pero, ayan. Kukunin na nga si Auntie Rose Anya. So, kailangan pa rin nila mag-ingat, pwede mag-reset lay OG, and then bumalik dito at lumapan. O, kapapunta na nga, oh! May echo pa kasi! Pwede. Echo pwede lang ikuhan to, kaso, ayan, pumesto na si Nasbiki. Abot ba? Abot? Di yata abot? Yun, alam na. Parang, kakayanin ba nila? Mm-hmm. Ganda na ng ano, ng delay ni snaking dito. Mm-hmm. Hindi nila makukuha. Pero two-man teaser, followed by the stomp. Kasi wala pa rin, maroror lang dito si BZM, followed by the lots of impetus coming from the Enchantress. Pero papalag sila, nanali fire dito. Ang ating mo Medusa, popping the BKB, tries to man up. Oh my God, inubuha ko doon. Mga kapatid, excuse me po. Sa BZM, makuhuli sa maling side ng mapa. Ekos na ba dyan, mamabibigay. Pero wala namang madidilit, Beastmaster lang. So, one for one trade. May... MC. Uy, oh. Blinkin. Nicely done. Sobrang kalat ng team fight, no? Oo. Putik, pati cameraman, di na alam kung sino'y titignan ba naman eh. Saan ang gagaling eh? Uy, mali. Diyan na talaga dapat magaling yung mga heroes, no? Yung mga players sa pagjujuke sa three lines. Pero babalik yata yung OG. Surprisingly, babalik pa sila lalaban po. Ay, lalaban pa. Hindi ko kinaya. Inubo ko dun sa team point. Ay, nandali lang. Ito na nga, lumaban na si Snaking. Mamamatay for sure. Inubo ko sa haba at sa gulo ng team fight. Hindi mo alam, no? Kanino magpo-focus. Hindi na nga nag-zoom out yung cameraman, eh. Kasi pag, diba? Diba, pag nag-zoom out, feeling ko, sobrang liliit na ng mga heroes. Alawak talaga ng mapa. Pero grabe yung OG sa kanilang paglaban dito sa Game 1. Game 1 pa lang to, guys, ha? Hanggang ngayon. Hirap pa din talaga tayo i-determine sino yung mananalo. Kasi delikado pa rin yung Tundra kahit na meron sila 90. Uy, baka mabate! Ganda naman ng Fissure Block. Ganda naman ng Fissure Block doon. Di umabot. Kulit din kasi talaga neto ni BZM eh. Baka lumaban pa. Pero Aegis chisto. So respeto na lang muna. May Doom, feeling ko. Gusto nila yung next nila. Week eh. Oo, based sa movement, di ba, ng OG. Parang malagi silang palaban. Ang sakit ng 400 damage yun from Doom pag naisampal niyo yung right click yun. Pero, sabi dito ni Ray, Ray Rosalada sa Facebook, ma-action daw ang laban. Totoo. Ma-action? Sobra.
sa true action. Parang hindi ka makakaalis sa screen mo kasi ang dami mong mamimiss out kapag ka umalis ka, nagluto ka, nag-CR ka. Ewan ko ba, ang kulit. Jump pack ng team fights. Ang ganda ng ano, ang ganda ng matchup na to. Ito yung mga nabigyan ka ng sobra-sobrang team fight. Paus ka. Dapat pala ito yung iniiwasan nating matchup. At hindi masyadong mahaba yung mga pangyayari at magulo. Okay lang, pahinga mo naman mamaya or bukas, di ba? Hey. So yung boses mo, silent happy birthday na lang. Wag mo masama nang ipirit ang happy birthday. Yun nga, hindi na ako makapag-video okay. Ban na ako sa video okay. Kasi kailangan ng boses pang ng playoffs next tama, week. Tama, tama. Try mo wag ka no. Diba? Wag. Play by play sa video friend. Oy, DK! Uy, the stun! Followed up by the roar pero nakapag-lotus orb. Na-stun din dito yung Beastmaster. Asan yung follow-up? Wala pa yung wisp naman. Inabawi, ayaw pa alisin si Timber so dito. Kaya pumasok yung pangalawang stun ng DK. Meanwhile, dun sa likod, nakikipagmanatan si Tekis ba yun? Hindi, si Tekis yung lumabas. Ang nasa likod yung Doom along with the Weaver trying to get a kill kaso na-trap sila mga kapatid. Diyos ko dahi, patay si Doombringer. At eto na, sunodan natin yung Timber. Siyempre wala nang link in Lotus Orb is there. Makakakontrol na naman sila. Uy! Nakapalag yung Timber. Napatay pa rin yung DK. Asa na? Cameraman, pakita mo sa amin si Doombringer. Dito na dyan. Akit sa taas. Pero the Fisher again. Controlling dito si Skitter and Snaking. So mag-focus yung attention nila sa Weaver na mawawala na ng mana. Pero makakapag-TP away. Hindi pinansin ni Medusa, wala ata silang detection. Ang gusto nila yung isa. Pero wala na eh. Nakatakas na. Yun na nga. Hindi na nahabol pa. Pero sobrang gulo talaga ng team fight. Hindi mo alam sinong mananalo kasi buyback after buyback yung meron sila. Feeling ko dito sa next team fights, dito na natin madedetermine sino talaga ang lamang. Kasi baliktaran lang eh, bigayan, triple buyback from Tundra. Tapos nag-buyback din naman dito itong Timber. So, no, bumalik sa may team fight. Tapos after nun, laban lang ng laban yung OG. I respect OG na parang wala sila dito ng hinihintay na cooldown, ha? Kasi heavily reliant sila on the Echo Slam, on their ultimates in general. Pero parang every time magbabuyback sila or lalaban sila for a round 2, lagi silang meron. Nagre-reserve kasi sila ng isa sa mga big ultimates na yon. Minsan, gagamitin sa team fight to earth yung Echo Slam after naman ng team fight na yon or mamaya paglalaban ulit sila Doom naman ang available. Salitan, hindi nila pinagsasabay totally maliban na lang kung confident sila na massive team fight yun. Uy, at massive hero confident, ganun ka confident si Doom. Pumasok sa apat na hero. Medyo malalim yung ginawa niya ron. Mamamatay agad yung Tekis kasunod niya. And then MC will be chased down, tinalo ng ibon, tulog, mai-slow silence pa, wild access, wala kang tataguan kapatid, DK is on top of you, literally. Oh, bye bye. At makakapag-A yung disc, kaso wala pa rin. Kapos ang mga buybacks ng OG, minimum 40 seconds, pero ang meron lang after 40 seconds ay Tekis and then Earthshaker, so di pa rin yata magiging enough yun. Halo na ngayon, kailangan nila yung presence ng Doom. 5 minutes yung cooldown ng buyback dito ni Doom. Pero he will be available in 84 seconds. Kaso baka tapusin na doon ng Tundra. Feeling ko it's over na. Yeah. I do agree. Unfortunately. Ito may bago na naman akong kamuka. Makoy Dubs Sina? Daw. Makoy Oo, Dubs naman. Oo, kilala ko yun. Medyo nga. Pero walang ano, wala nang mustache. Wala nang bigote, no? Lalaban pa sila dito, pero Echo Slam, wala nang damage, mga kapatid. That's ulo it. Pumasok! Walang damage sa Echo Shield. GG na? Wala na. GG na, ayaw po mag-GG na mga to. Ayaw pa eh, gusto ano eh. Nag-usap pa eh. Sabi ni Ray, makakapagluto na daw siya ng pancit canton. Ayaw niya pa kasi... Siyempre, di ba? Ayaw mo talaga umalis sa ganyang laban. Lalo na puyat tayong lahat.
pero at least binibigyan tayo ng magandang laban. So props to OG and Tundra. Pero tingin ko medyo expected din natin na magiging ganito talaga yung match up, lalo na't lagi na rin naman sila nagkakalaban. Yun nga lang ang history kasi ng dalawang teams na to, laging lamang sa panalo yung Tundra. Laging natatakot yung OG sa kanila, pero mukhang ganun ulit yung magiging resulta. Tingin ko tumatagal kasi yung game natin, mas lumalakas yung Medusa carry eh. Mm. Sa OG kasi tumatagal yung game, pero sino yung dapat yung pag-all-inan? Kanino kayo dapat mag-all-in? Sino yung magpo-provide ng damage para sa inyo? Yun yung bitin para sa OG. Tingin ko ang strength nila is kung matapos sila yung game in less than 30 minutes. Pero kung tumagal-tagal na yung game natin, it's Medusa's timing na kasi. Kapag umabot na talaga 60 minutes, diba? Alam mo siya yung natural carry. Alam mo siya yung natural labubuha. Kanina natatawa ako sa ano, sa nung ina-analyze natin yung draft, parang okay, ang daming magic damage, tuwa-tuwa tayo biglang parang nung pagpasok ng game, wait a minute, parang wala silang caring matino. Kasi yung Weaver pala, support. Akala din kasi natin core, 'di ba, nung hindi pa pinipili ng mga hero biglang, pagpasok sa game yun. Biglang ganun, no? Parang may mali talaga, support pala yung Weaver. Oh. Wala tayo right three. Piling ko wala na tayo pang bet din eh. Meron pa ba tayo pang bet? Meron pa naman. Oy, may nanalo ha, 4K pa yung ano nanalo? Hindi ko alam, baka tayo pang stream. Yun. Oo, yung kabila stream. Ba't tayo nagtanong pa, hindi naman tayo yun? Tama na, pag-tripan na natin mga viewers, kunwari tayo yung swerte. Ay, naku, hindi nga pala talaga nanalo. Pero game 2, Boss Yamato, saan ka? Tandra na tayo. Teka yung... Saan ba may times 3? Ano yan? Age Steel? Ay, Age Steel. Times 2. First 10, parang masaya yung first 10 na yan. Sige, first 15. Mabilis lang yan eh. Ay, may first 10 pala. Oh, first 10. Sige, go. Oh, times 2 tayo? Oo, oh, do tayo sa times 2. 1.70 lang yun. Di tayo yaman dyan. G. Match winner. Meron ba, John? Anong odds? Times 2 yata OG yung map 2 winner. Times 2 lang? Oo, medyo mababa. Malangkot yun ah. Tama na, limit na yata yung 200. Baka mag-cash in na naman. Yan guys, so magkasot tumaya, ito po yung odds natin for OG Tundra. Ongoing din yung laban ng Talon versus Team SMG. So kung gusto nyo i-check yung odds doon at yung kung ano man yung mga available na tabs dyan, pwede kayo mag-PM sa Quinix page para ma-assist kayo. And make sure lang na nasa legal age kayo. And huwag kakalimutan na mag-bet responsibly. Oo, baka mamaya no, gamitin mo yung credit card ng magulang mo. GG tayo dyan. Bago tayo umalis, gusto ko lang i-shoutout si Joy Munoz, yung kapo niya pa pala sinasabi yung Makoy Dubs. Ay, so ayun. Padami yung kaloka-like natin dito. Ang inaantay ko kasi yung mga lookalike ko, honestly, I was expecting, no. Hindi naman masyadong mabigat yung mga... Naman. Pwede nyo masabi, Dennis Trillo, Jericho Rosales, tama na. JM De Guzman. Yung hindi naman kagwapuhan, yung sakto lang. Tama na, general. Ay, pero comment nyo dyan sa comment section kung sino nga ba ang mas kamukha niya para pupuntosan natin. Kanina, may tatlo na comment si General Tuna. Ngayon ba dalawa? Dalawa na si Makoy. Hindi ba tayo maglagay ng ano, ng poll dyan? Direct, ito kailangan mapunta na yan. Lagyan mo, huwag mo kakalimutan si Jericho ha. Jericho tsaka Dennis Tuna. Ngayon sa 747. Ay, pag Jericho, ano yon? Ano lang yun? Times 1.10 lang yun. Wow. Yung odds na 1.10 lang. Tama na nga guys! Magta-take na kami ng quick break. Game number 1 winner is Tundra. Pero best of 2 po ang ating laban. Help us by sharing the stream. Kita-kits ulit mamaya mga bossing. Thank you! We'll be right